Huwag naman sana kayo masyadong loyal sa Pangulo. Isipin nyo naman yung kapakanan ng mga anak nyo. Isipin nyo naman din sana kapakanan ng pamilya nyo. Huwag nyo lang isipin ang utos ng Pangulo. Dahil hindi lang kami ang nahihirapan. Hindi lang kami mga taong mamamayan ang nahihirapan. Sigurado ako, 80% ng mga kamag-anak ko, kamag-anak nyo ay umaangal na rin sa hirap ng dinanas nila ngayon. Ngayon sabihin niyo, sabihin niyo, na wala kaming ambag, panayreklamo kami. Aba, nagkagaling nyo naman. Sabihin palibuti kayong panelo, wala kaming ambag sa bayan. Anong iambag namin sa bayan? Oh, ano? Buti kayong panelo. At kumusta na nga pala? Doon naman tayo kay Bato. Kumusta nga pala? Ha? Yung tatay yung pagiging loyal mo sa Pangulo, ninyo, kumusta na? Siya ngayon yung... Ha? Tingnan nyo. Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo sa hirap ng buhay ngayon? Ayan, nagtatrabaho. Wala bang apektado iniisa sa pamilya mo ang pahirap na ginagawa niyo sa Pangulo? Ay ginagawa niyo sa bayan? Ngayon, parang kung sa pamilya, di ba? Palamunin. Ngayon nyo ako sabihin, ipaparang nyo ako ngayon nyo ako sabihin, ipapahanap nyo ako ng Pangulo kay para ipapatay ako. Ngayon nyo sabihin yan, mga kupal nga, mga madidiis, mga tutang ina kayo. Lusot pa rin, may padulas. Yung bilyon na pundo parang hindi nakita. With escort pa. Ganon kagaling ang ating pamahalaan. Diba? Ano, kumusta ng mga didiis dyan? Kumusta ng mga kupal dyan? Kaya pa ba? Ano? Magtambak na kayo ng maraming asin. Nang kahit pa paano may malamon kayo, may partner na kayo yan sa bigas. Hindi pa kayo kinilabutan dun? Kakagigil kayo, ha? Nasaan yung mga didiis? Tapos ito pa. Ito pa. May nababalita. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Hindi ko alam kung talaga ba itong mga nangyayari. Bukas daw. Wait, tingin. Total lockdown. Diba? Hindi ako sure ha. Pero yun ang lagi kong nababasa eh. Yun ang nababasa ko halos lahat sa araw na to. Hindi ko sure kung totoo o hindi. Kung sakaling man totoo, ilang linggo mo ba yan pinag-isipan, Mr. President? Ilang linggo mo ba iniisip yan na kaming mamamayan hindi mamamatay sa virus kundi sa gutom? Kasi may utak kami. Hindi kami katulad. Una pa lang, Mr. President, kaming nandito sa OFW na inaasahan sa mga kamag-anak natin. Palagay na lang natin sa pamilya nyo kung yung isang kamag-anak mo nila nakawin siya. Na umaasa sila sa aming padala. Diba? Paano sila makakatiwala kung wala kapatid mo mayasawa sa pinapabayaan yung ngayon pinapabayaan yung anong ibibili nila in short hindi kami hindi sila hindi mamamatay sa virus ang ta lang ba yun na lang eh ako pa daw mag-analyze come you think about it di ba sa nangyayari sa bayan my goodness Shadow, reklamo ako, reklamador. Nagre-reklamo ako, which is there's point naman, di ba? Alin ba yung post ko dyan na walang kwinta? Ang daming pa nag-COVID ako, magkasakit ako. I'm not afraid to die anytime. Anytime soon. I'm not afraid. I'm ready to die. Takot mamatay. Mamatay ako sa aksidente, sa bala, sa patalim. Lahat tayo mamatay. Kung oras ko na. I'm ready to die. Kasi I did what I think is right. You know, I fought for it. You know, bakit ako matatakot mamatay? Anytime, pwede ako mamatay. Lahat naman tayo yung buhay natin hiram na. So why should I waste my life, diba? For nothing. So dapat, habang buhay tayo, kung ano yung alam nating tama, gawin na natin. Kasi sabi nga, life is so short. Malay natin, bukas, hindi na ako magising. Ay, ang daming tabugo, bakit? Haha, so good, mga didi shit, fuck shit. Oh, kain tayo. Kape tayo, mamatay kayo dyan. Hi, madlang people. Ayun, sabi ni Senator ni Angie D. Guzman.
kung matapang daw ako mag-live. Oh, hi, live na ako, mga didi-shit. What the shit? Bakit kailangan mag-sorry ni Mrs. Lynn? Bakit? Opinion niya yun, di ba? Opinion ng Mrs. Lynn. Opinion niya yun, eh. Ano, masakit ba? Masakit ba yung katotohanan? Ganun talaga, eh. Di ba? Pag nasasapol, ayaw niyo tanggapin. O, dapat pagsurihin niyo yung tatay niyo. In front of national television, nagmumura. Lahat na lang minumura. O ano ang nagawa niya? Ang magmura, ang pumatay. O ano ngayon? Lockdown. Lockdown, anong niya? Nag-impose ng lockdown, may ayodang binigay. Hindi pa ba, parang yung mga tabugo, hindi pa natatauhan. May pumatay na ng barangay captain dahil sa gutom. Diba? Dahil sa kumalam sa gutom. Meron ng pinalaya sa inuupahan na bahay. Meron ng gusto magpakamatay dahil sa gutom. Ang mga tabugo, sabi ko diba, kahit magpiso-piso, kahit limang piso kayo ng ano, Thank you for watching. Please subscribe, like, share.